Ang sunod natin gagawin, mag-ano naman tayo, conduct naman tayo ng pre and post operation. Sa pre and post operation, almost the same lang, no? Na punaan lang itong wallboard, pag-walk around. Check lang niya, punin mo. Check, check, kanan. Pre and post operation. So sa pre and post operation, diba mayroon tayong blow up. Ano yung blow up? Yung battery, lights, oil, water, tapos air, tsaka yung fuel. So, sa blow up natin, ano yung nasa labas, yun ang unahin natin. So, ang nauna ngayon is, check na muna natin yung hangin. Ulit. Okay. Wala naman. Hangin, okay. So, okay yung hangin, no? Sa ating mga gulong, sa tire na to, sa forklift natin. So, check muna natin yung radiator. Kumpleto ba na yung kwan? Tubig, full, okay, full. Yan. Ganyan ang mag-kwan, pre and post. Post, check natin yung fuel. Okay. Meron din dito, meron din dito yung gauge dito. So, ano pang nasa labas? Check natin. Okay, wala na. Ito sa kwan, loob. So ngayon, check na naman natin yung battery natin. Una, check na muna yung mga connector niya. Kung mahigpit ba. Pag mahigpit naman, pati yung ito. Pati check yan kasama yan. Pati yung tubig. Kaya lang, ma-check natin tubig. Ganun. Ganun ang pag-check sa mag-conduct ng pre and post. So same time, ganun din. Check mo rin yung mga kuha niya. Baka maya may leaking dyan. Lahat yan. Sa loob niyan. Pati yung mga starter. Pati yan. Mga filter niya sa fuel. Pati yung pan. Baka maya putol na yung pan mo. Tapos yung belt mo. Kailangan tingnan mo. Baka maluwag. Okay. So. Pati ito. Tingnan mo yung mga wire ng ano, connection sa yung alternator. Check mo yung ano niyan. Tapos yung dipstick. Kaya i-check natin. Okay. Yan. Check natin. Pati itong air filter. Check natin yan. Ganun lang. Simple lang yung pag, ano, no, pag-check. Kailangan mo lang kabisaduhin mo yung parts. Natin yung mga rumi. Okay, wala naman. Okay. Rimis. Ganyan lang ang napakasimple lang, madali lang yung pag-on, pag-check. Pero kailangan kabisado mo yung parts. Dito rin, nandyan din yung ano niya, engine oil filter. Yun. Okay. So ito yung ano na naman sa hydraulic. Kailangan ma-check natin yung hydraulic. Yung label ng hydraulic. Okay, sakto. So next, sa loob na akit na tayo. Tapos na tayo sa loob. Akit na naman tayo. So, ano yung mga dapat gawin bago ka umakyat? 3 points contact, no? Una, laging tandaan yung unang mauna sa footstep ay yung lip. Tapos sabay yung lip hand. Tapos hawak ka dito. Saka ka akyat. Pagkaupo mo,
Siyempre, unahin mo agad yung seatbelt. Kaya na, yung seatbelt agad. Seatbelt agad. Pagkatapos mong seatbelt, so, ano muna natin, i-start na natin, no? Preheat ka muna, 5 to 6 seconds. Okay na, start na. Pagkatapos mong i-start, so maghintay ka ng dapat mga 5 minutes. Usa mo siya gamitin. Pag ano, pag i-start mo na, so ang gagawin, mag-check ka muna. Mirror. Yung 5 minutes na i-consume mo, dapat i-check mo dito. Yan yung tama. So, tapos i-check mo yung mga lights. Pag wala yung lights, yan. Magani yung lights. Sa kabila. Ayan, pati mga side light. Are, yung TV na rin. Pati yung brake light. Check ko rin yung brake light. Bila rin yung brake light. Ngayon, ang gagawin natin, thank you.